Enjoying and learning at the same time. Yes! We hope pag-uwi nyo, inspired kayo pag-uwi. Ano yun? Ano yung sinesend? Video. Ah, pero i-intro ko na. Yes, yes. Tapos i-play mo yung video. Pati nyo sinabi, agad kung nandiyan ako. Ang tagal natin magkakasama dyan, hindi nyo sinasabi. Kaya natin ito ko, tsaka kayo mag-aagay sa plan. Para kayo mga kapwa ko mahal ko. Sinesend kayo. Ha? Sobrang lamig kasi doon sa tank pot, malaman nagyayelo na ang mga kokote. Ano lamig eh? Ang litong kwarto, 1 horsepower. Napaka-generous na mga may-ari. Oh. I hope sa kabilang kwarto, malamig na rin. Malamig pa dyan? Yes! Oh, may mga tao. Mas malakas pang sumigaw doon, talo kayo. Baka magtanto. May tao pa sa baba? Meron na. Para tayong eternal life. Ha? May langit, may purgatorio, may impyerno. Ay, yung mga nasa baba, next time, okay, papayad na sa baba kayo. Minsan dito naman kayo sa taas. Okay ba yun? Yes! Yeah. Papayad ba kayo? Yes! Patatapot itong mga open ang office para sa lahat. Kaya talagang una-unahan lang. Ano? Siguro mga 3 buwan pa, makikiba naman ni Presto Urok tayo. Para mas manon. Okay, hindi ko na pagtatagalin. Ang kukompleto ng gabi natin. Are you excited? Yes! Kasi nagsalita yung presidente, nagsalita yung general manager. A missing link, di ba? Ang ating napakahusay, pinakabatang multi-millionaire na babae sa history. Kaya napakaswerte ng kumpanyang ito dahil lahat sa din. Hindi na kailangan mahabang introduction. Kilala nyo na. Yes! So, you listen sa mga sasabihin at umuwi tayo ng inspired at blessed. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Let's play this! Okay? Ibig sabihin, isa po akong produkto ng ganitong business. Kaya gusto ko mag-share sa inyo kasi kung ano yung nangyayari sa amin ngayon, sa akin, gusto ko rin ma-experience ninyo. Okay? Yes! Ngayon, 4 words lang. Okay lang ba yun? Yes! Okay, meron naman para maalala natin. Super, no? Ayan.
Nababasa? Yes. Okay. Everybody say ambition. Ambition. In Tagalog? Ah. Pangarap. In Tagalog? Ambition. Ambition. Diba? Pag sa mga Filipinos, ang pagiging ambisyosa, negative or positive? Negative. Negative, diba? Bakit? Anong sabi sa atin ng mga magulang natin before? Anak? Huwag ka nang mangarap kasi hindi naman para sa atin yan. Tama? Anak, pag pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap, huwag ka nalang mangarap. Tama, mali? Di ba yung mga pinakitang cheque kanina? May 100,000 one week, may 200,000, iba nga kumita na lang 9 million, 10 million eh. Tama ba? I'm sure yung iba dito, until now, hindi pa rin naniniwala. Tama ba? Meron ba dito yung pinakita yung cheque kanina? Naku, hindi totoo yan, scam yan. Meron pa mang ganun dito? Okay lang ha? Meron pa ba? Tignan mo yung natabi mo, mukhang negative. Ha? Alam niyo kung bakit ganun tayo mag-isip? Ask me why. Kasi we are trained to think that way. Naalala niyo nung bata tayo, sa school na lang, or sabihin natin sa family, nung bumagsak ka sa exam, anong sinabi ng mga magulang mo? Anak, ang bobo mo talaga. Talo ka talaga ng kuya mo. Tama, mali? Tama? Yes. Kaya nung bata tayo, paulit-ulit natin narinig yung mga ganung words, pumapasok sa utak natin, di ba? Kaya wala tayong tiwala sa sarili natin. Kaya ang tingin natin sa mga sinabi kanina, sa mga shinare kanina, is lahat yun, hindi totoo. Kasi natrain tayo ng ganun mag-isip. Ang reason ko bakit pinagsalita namin yung mga yun kanina, para matanggal yung negative sa isip mo, na kung kaya nila, kaya mo din. Tama eh. Alam mo yung difference, eto pa, uli-uli naman itong sinasabi, Filipino mindset tsaka Chinese mindset. Simple example lang naman to. Pag Filipino mindset, kaya tayo pinag-aaral para makahanap ka ng work, diba, job, correct? Para magkaroon ka ng sweldo. Pero pag Chinese, ano yung reason bakit kanila pinag-aaral? Para makapag-negosyo. Kaya yun yung dahilan kung bakit sobrang daming Chinese na mayayaman compared to Filipinos. Tama mo ulit? Second example, Filipino movies tsaka Hollywood movies. Sino nang nakakita ng aswang dito? Tinan mo yung katabi mo? Ano ba aswang? Sino na, di ba? Oh, example ah, Filipino movies na lang, di ba? Aswang. Anong itsura ng aswang? Pangit. Ano pa? Nakakatakot, walang ngipin. Haba ng buhok. Mahirap. Ang haba ng buhok, bungal. Kasi walang panggupit, di ba? In short, pangit. Tama, mali. Saan nakatira yung aswang? Kubo. Bahay, kubo. Tama? Pag sa Hollywood naman, anong itsura ng aswang? Ano? Maganda, sexy, maputi, guwapo, macho. Tama? Saan po nakatira? Mansion, mayaman. Tama, mali? Tama. Kung isipin mo, ikukumpara mo talaga yung mindset ng Filipinos, movie na nga lang, pinipid pa, pinahirap pa. Tama. Tama. Kaya kung ipapakitaan tayo yung ini-explain ni Press kanina, million yung pwede mong kitain dito, pero hindi ka naniniwala. Kasi nga, na-train tayo to think that way. Sa paligid natin, sa relatives natin, sa family, sa movies, sa lahat. Kaya hindi mo maiwasan yung sarili mo kung ganyan ka mag-isip. Kaya kami nagsasalita dito para ma-remove lahat yan. Do you agree? Yes! Familiar kay Helen Keller? Yes. Narinig yun ha? Author siya, multi-millionaire siya, bulag siya, pero graduate siya. Anong sabi niya? Ano yung, sa quote, yung famous quote na sinabi niya? The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Ano ibig sabihin nun in Tagalog? Daig pa daw ng bulag na tao pero may pangarap ang tao may nakikita nga pero walang pangarap. Amen. Amen. Bulag ka ba? Ano hindi naman, di ba? Anong point? Kompleto ka. Pero yung tao na yon si Helen Keller, bulag siya.
May reason nga siya para hindi na mag-aral eh. Tama? Pero nangarap siya. So ibig sabihin, kung ikaw may nakikita ka, mas may dahilan kang mangarap. Tama eh. Taasan mo yung pangarap mo. Huwag mong pipipilin yan. Yun yung sinas- ito yung gusto mong sabihin sa inyo. Taasan mo yung pangarap mo. It doesn't matter kung ano yung situation mo right now. Naghihirap ka, baon ka sa utang, wala kang bahay, nag-rent ka, pinalayas ka, hindi ka makabayad ng tuition fee ng anak mo, yung magulang mo, OFW, hirap na. Diba? It doesn't matter kung ano yung situation mo right now. Ang importante, nakikita mo kung saan ka pupunta at kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Yes! Yes! May pangarap ng pangarap, tumataas na ba yung pangarap nyo? Yes! Kasi pag-uwi nyo, diba? Wala pa yung pangarap. Diba? Taasan yung pangarap nyo, huwag nyo titipilin yan kasi binigay na si IM Worldwide na tool sa inyo para maabot nyo yung mga yan. Okay? Pangalawa, are you learning? Yes! Okay, pangalawa, listo. Diba? Ano nga ba yun? Kodigo, what? Kodigo. Ganun, nakalimutan ko. Wait lang ha. Sige na tayo sa kodigo. Ayun. Okay. Tignan nyo? Wala. Ayan. Everybody say inspiration. Inspiration. Sino dito yung gustong makatulong sa family niya? Taas kamay. Taas kamay. Ayan. I believe lahat po tayo dito, 101%, gusto natin makatulong sa family natin. Tama? Tama! Wala naman dito yung pinangarap na, di ba, yung wala lang. Ganito siya kasimple. Ako, nag-start ako sa ganitong klaseng business nung estudyante po ako. Okay? Yung para lang ma-idea kayo, ha, yung family po namin, well off, in short, may kaya yung family namin before. Bumagsak yung negosyo ng pamilya ng parents ko at age of 13. 13 po ako noon. At age of 13, from 1 to 12, nasanay akong abundance, di ba? Kompleto, ganyan. At age of 13, nawala lahat. In short, nag-turn yung life namin into 180 degrees. Hindi ako sanay ng wala. So ako, at age of 13, doon ako nagkaroon ng mindset na kailangan ko ng kumita ng sarili ko. Sa motivation lang na gusto ko, kailangan lahat na bibili ko. Yun lang yung motivation ko nung 13 ako. At age of 13, meron ako mga small businesses. Benta-benta ng bangus, ng chiko, ng libro, ng damit. Basta po yun yung pagkakitaan ginagrab ko. At age of 13, kumikita ako 5,000, 10,000. Malaki ba yun? Yes! Diba? So, ngayon, ang reason nun, to cut the long story short, na-meet ko ang network marketing at age of 20. Meron bang 20 dito? Taas kamay? 20, ayan, isa lang. 20, dalawa, tatlo, diba? 20 years old ako nun. Noong na-explain sa akin yung business, wala naman sa isip ko na gusto kong magka-kotse, gusto kong magka-bahay, gusto kong mag-travel. Wala yun sa isip ko. Two reasons lang kung bakit ako nag-join. Una, ayoko magtrabaho. Pangalawa, gusto kong umaman. Yun lang talaga. Pangatlo, syempre, yun sa family ngayon. Given naman na yun. Ngayon, ganito. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa mga may magulang pa dito, hindi ba mas masarap bigyan ng magandang buhay yung parents mo habang buhay pa? Yes. Mahirap magbigay ng sasakyan sa nanay mo at tatay mo na hindi niya na kayang magmaneho. Mahirap i-tour yung mga magulang mo sa iba't ibang lugar na hindi niya na kayang maglakad. Yes. Habang malakas pa yung mga magulang mo, kung ako sa inyo, itoto mo na. Yes! Alam niyo, may mga kakilala ko walang magulang. Ikaw nga meron, tapos sinahayaan mo lang. Tama. Yun yung gawin mong inspiration. Kung ikaw may magulang pa, ikaw naman may mga anak, di ba? Ako wala pa po kasi yung anak. Pero may mga kakilala ko yung mga anak, di ba? I believe lahat ng mga magulang dito, lahat ng, kumbaga, ibibigay niyo lahat, gagawin niyo lahat para sa mga anak niyo para hindi lang sila mahirapan. Tama? Kasi ganun po yung nangyari sa parents namin noon. Nabaon kami sa utang na hindi kami aware. Ibig sabihin, tinago nila sa amin yun. Gusto nilang ibigay yung buhay na mas masarap pa din. Parang ganun siya kasinte. Yun yung inspiration. Okay? Ngayon, bigay mo na lahat. Ipoto mo na lahat habang malakas pa. Okay, 2 years pa lang po yung company natin. Napaka-blessed ninyo na member na kayo or na-invite kayo. Bakit? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Yes! Yung mga nagsalita dito sa harap kanina, wala pa yun. Basta kung ano yung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa inyo. Next, K. Everybody say, kakilala.
Alam niyo ba nung nag-start ako dito, akala ko before wala akong maiimbita. Kasi mahiyaan ko ako. Mukha ba akong mahiyain? Yes. Hindi na? Basta. Sobra po akong mahiyain. Hindi niyo ako mapagsasalita sa harap before. Diba, sa mga nag-share na dito, before ka mag-share, diba, nag-take down notes ka? Pagdating ko sa harap, wala na ako masasabi, blackout na ako. Ganun ako before. So before, nung na-invite ako, akala ko, wala akong ma-invite. Kasi mahiyain ako, wala akong masyadong kaibigan, ganyan. Pero sabi nung kausap ko before, yung nag-invite sa akin, sabi niya, Aika, huwag mo isipin yan. Ito lang isipin mo. Ay, ito yung naging tumatak sa isip ko na sinabi niya. Kung mahihiyain ka, okay lang yan. Ang isipin mo, baka may mga kakilala ka, kaibigan mo, kaklase mo, di ba? Pinsan mo, relatives mo, na nangangailangan ngayon. Yung tao na yon, kakilala mo yon, hindi yung kakilala dito. Tama? So, ibig sabihin, ikaw yung magiging bridge, ikaw yung magiging way para ma-invite mo sila. Malay mo, yung tao na yung ma-bless mo, invite mo lang. Tama, hindi mo alam eh. Halimbawa, meron kang friend, walang tingin mo, wala siyang pera. Alam nyo ba, lahat na nagiging successful dito sa business na ganito, 90% walang pera? Yes, tama. 90% na nagiging successful dito, walang pera. Bakit? Kasi nga, gusto na nilang magka-pera. Pagod na silang maghirap. Kaya kung may kakilala ka na walang pera, huwag mong i-judge, imbitahin mo lang. Okay po ba yun? Yes! Lahat ng gay, kakilala, kaklase, kaibigan, kajowa, di ba, katabi sa jeep, lahat. Are you learning? Yes! Last key, everybody say awareness. Awareness! Okay, lagi ko itong sinasabi po sa sarili ko tuwing naiisip ko to. Buti na lang, alam nyo ba, buti na lang na-invite ako sa ganitong klaseng business. Ask me why. Why? Kasi kung hindi, saan kaya ako ngayon? Tama? Naisip niyo ba yun? Sobrang daming tao dito sa Manila, dito sa Philippines, pero bakit ka nandito ngayon? Oh, Saturday ngayon, mag-11 p.m. na. Baka nga dapat tulog ka na. Oh, namalayo niyo ba na 11 p.m. na? Hindi! So 1 hour pa tayo? Yes! Diba? Awareness! Super blessed ka na na-invite ka dito kasi ang daming naglalakad dyan, ang daming sumasakay sa jeep dyan sa harap na hindi to alam. Mali mo, may matagal mo nang pinagpe-pray, di ba? Opportunity na ibigay sa'yo. Yun yung lagi namin sinasabi sa sarili namin. Ngayon, may natutunan ba? Yes! So, dami kong gustong sabihin, pero syempre, short lang. May i-announce si Press mamaya. Woo-hoo! Wala, may copy ba dyan? Wala. Sige, susulat na lang mamaya. Ayan. Basta yun, I hope na may mga natutunan kayo, na-inspire kayo sa mga nagsalita kanina. Basta kung ano yung nangyari sa amin, gusto talaga namin mangyari sa inyo at na-experience yun. 2 years pa lang tayo, marami tayong good news. This coming Monday, photoshoot na ni Heart, di ba? Yes! Gagawin kami ng video na tipo pag may nag-inquire sa'yo, isend mo lang yung video na to, automatic. Ay, grabe! Yeah! Super credible yung tao. So, wala nang question to, di ba? So, yun, bigyan niyo yung toto nyo. Okay, malayo pa. Sobrang layo pa ng mararating natin. Hindi na mayari po sa atin. Yes, yun. Yes! Ayun. Send lang to ng pwede pang mangyari sa atin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Mag-a-tid the Lord.